Crystal here and welcome back to my channel. So today it's all about our hair. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung products na ginagamit ko, kung ano yung mga equipments or kung ano yung mga ginagamit ko para ma-maintain ko yung buhok ko na smooth, silky and straight siya. By the way, yung buhok ko talaga is esponhado, kung alam niyo yung ibig sabihin ng esponhado. Ayun yung parang makapal siya na buhaghag. And sa taas is straight and sa baba is little curly na wavy siya, ganun yung esponjado. Since I was in high school, yung buhok ko is exposed na talaga sa mga chemicals. Kasi dati diba usong-uso yun sa atin yung magpapa-straight ka pagka Pasko, pag graduation, diba ganun yung mga sa atin, yung trend sa atin dati. So, I think I was entering first year high school that time, na first time kong magpa-straight. So, first time kong magpa-straight, anong nangyari? Super okay siya. So, it depends naman kasi sa mga salon na pinupuntahan nyo. Kung okay yung salon, so okay din yung kakalabasan. So, good thing, yung time na yon is doon talaga ako sa kilalang salon nagpa-straight. And hindi pa uso yung riband noon, and that time yung riband is super expensive. Like, yung makaka-afford lang noon is yung mga talagang ano na, yung may mga trabaho na, yung mga ganun. Eh tayo, umaasa lang tayo sa Papasko, alam nyo yan. So, going back, ayun, tapos nagpa-straight ako, and then maganda naman yung kinalabasan and all. So, ang sabi sa akin ng salon, yung mga staff sa salon is i-maintain ko daw after 6 months, babalik din daw sa dati. Hindi naman yung super babalik talagang buhaghag ulit or what. So, starting ng 6 months, yung buhok natin is magkakaroon na ng wave. Like, magkakaroon ng body. Alam niyo yung body, di ba? Yung meron dito, yung sa mga babae. So, ayun yun. Now, after 6 months, nagpa-straight ako. After 6 months, kailangan ko na ulit siyang pa-straight. But that time, I cannot afford, like, maybe siguro mga nasa ano rin yun eh. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 600 plus din yun. So, straight lang yun ha. Then, I'm just expecting or umaasa lang ako sa mga papasko, pa-birthday, ganyan. So, that time, siguro mga twice a year akong magpa-straight until dumating na yung college. Which is yan, medyo na-afford na natin yung pagpapareband. First time kong reband is okay. Super okay talaga siya. Sabi sa akin, pag nagpareband ka na daw, hindi ka na pwedeng bumalik sa straight. Kasi hindi daw tatalab yung straight sa'yo. So, from that day onwards, kailangan reband na siya ng reband. This reband is, tumatagal siya ng 1 year. Para sa akin ha, hindi ko lang alam sa iba. Until na nag-college ako, Every siguro hindi ko pinapatagal ng 1 year, nagpapareband na ulit ako. And that time, hindi pa uso yung kulay kasi sa school namin, bawal yung may kulay. Until dumating yung work na ako, so doon ko na nasunod yung mga gusto ko, doon ko na na-express talaga yung gusto ko sa hair and all. So ayun, maglalagay ako ng ibang pictures dito. Kung yung buhok ko dati, yung mga nami-maintain ko yung buhok ko na ganyan, ayan, diba? So, ayan siya. Then, right now, I'm currently living, as I told in my first video, I'm currently living here in Dubai. So, ang climate kasi dito sa Dubai is mainit din, as if talagang mainit din. In case, yung buhok natin is either nagda-dry siya or nagpuputol-putol or naglalagas. Why? Because of the heat of the water. So, kung gusto mo na malamig yung ipampaligo mo, so mag-iimba ka pa or mag-save ka ng water sa tub or sa timba. Pero, hindi na yun practical dito eh. Parang pagising mo, ligo ka agad, damit, makeup, something, prepare, everything, go. Ganon dito eh, hindi na, wala nang time sa mga ganyan, pag-imbak-imbak pa ng tubig. Since na-discover ko to, kilala naman siya and super, super popular siya sa, or ginagamit siya for sure ng mga salon
sa iba't ibang bansa kasi international to. So I'm talking about this TRESemmé in front of me. So ayan. This two TRESemmé is the one I discovered 2 years ago. And talagang hindi na ako sumubok pa ng iba. So kasi ang dati ginagamit ko is either Dove or Cream Silk. Pero either way sa kanilang dalawa is hindi talaga yung ano eh, sumusoft siya, yes, pero iba talaga yung effect nito. So let's talk about first the shampoo. It restores and control. Ito yung ginagawa niya. Medyo basa pa siya, ha. Yan, kita nyo naman, kakagamit ko lang, kakaligo ko lang. So, by the way, may mahaba po akong buhok. Super haba, as in, nagbuhok. So, it says here, why use Keratin Smooth Shampoo? Transform your hair to be smoother, straighter, and easier to style with new TRESemmé Keratin Smooth. Infused with keratin, each product reduces frizz. Tama, nawala yung pagka frizz or pagka dry nung may mga brittles, yung parang ganun yung hair ko, and leaves hair gorgeously sleek. TRESemmé Keratin Smooth Shampoo gently cleanses to leave hair smooth and manageable, made with lower sulfates, suitable for use after a salon keratin application, gentle for colored hair. At ito palang, itong shampoo is ginagamit ko lang twice a week. Kasi yung buhok ko is medyo nagda-dry na nga siya dahil sa init ng tubig dito. Pero ayun, kaya twice a week ko lang siya. Pagka nakikita ko ng medyo oily siya, oil up siya dito sa taas, usually, yun, ginagamit ako na siya ng shampoo. Pero hindi naman araw-araw kasi super nagda-dry yung buhok ko. Tsaka matigas, basta mahirap siyang suklayin. Next is, let's talk about TRESemmé Silky Smooth Conditioner. So, ayan. Green siya. Ito yung favorite kong conditioner na color. Meron silang blue-green, I think white, and black na conditioner. Kung di ako nagkakamali. Pero ito talaga yung pinili ko. Why? Because for dry and frizz-prone hair siya. So, tamang-tama sa hair ko. Ganyan talaga siya. So, it's up to 2 times smoother hair. It is 900 ml. Yung price nito is 32 dirhams. Ito yung presyo niya sa Pinas. And this cost me, this one is 500 ml. Nakalimutan ko na actually. Lalagay ko na lang dito kung magkano siya. Sa dirhams and sa peso. Yan siya. Then, ito na yun. Kinalabasan. Mapapansin nyo, dry talaga yung dulo ng hair ko. Dahil sa kulay. Ewan ko ba? Kasi that time, parang nung bago ako umuwi ng Pinas, nagpakulay ako. And nagpa-reband ako. Pero hindi ko nagustuhan yung reband and kulay dito sa Dubai. Pag uwi ko, kinailangan kong ulit magpa-reband and magpakulay ulit. So, kaya talagang nag-dry siya. So, itong kulay ng buhok ko is... Hindi, dito sa Pinas. Parang pinakulayan ko siya dito like few months back. Tapos yan. Kasi bala ko that time na magpa-reband few months back. Kasi medyo may wave na dito. Kaya lang, sabi ko sa sarili ko, pag-uwi ko na lang ng Pinas para isang gastos na lang. And at the same time, maganda. So ngayon, okay na tayo. Tinanggal ko na siya sa towel. Kanina kasi naka-towel siya ganyan. So ngayon, kasi medyo pinapatuyo ko lang siya and all. Para mamaya, blow dry natin and iron. Let's talk about the blow dry. Ito siya. It's a Philips Dry Care Pro Ionic siya. Ito, since 2 years ko na siyang ginagamit. Ito, gift to sa akin nung boyfriend ko. I remember that time is Valentine's Day. So, may dala siya sa akin. May dala-dala siyang 2 boxes. So, sabi ko, ano yan? So, binuksan ko na yung una. Una, ito yung nakita ko. So, saya-saya ko. Ganyan. Love, how are here? So, afterwards, binuksan ko na yung pang-second na box. And sabi ko, ano naman to? Parang okay na ako eh. Contento na ako sa blower ko. So, pagbukas ko, and this is the time I found out this iron in front of me.
ito, okay na okay siya sa akin kasi split ends prevention siya. Since na gamit ko to, ano, hindi, pero hindi naman ako kasi, ano eh, tubuin ng split ends. Ano lang siya, pag na, pag necessary lang. Ayun. Tapos, ayan siya. So, it's true that this is a split end prevention. Why? Because almost every day ko itong ginagamit siya. Pero, wala akong nakikita ang split end sa buhok ko. As in, wala talaga. Dry lang siya and that's it. So, ngayon, try na natin siya. Medyo marami na tayong nasabi. Mag-blower lang ako and then, kasi medyo maingay. And then, balikan ko kayo. So, guys, ito pala. Ito yung switch niya. It's 0, 1, 2. Pag 1, medyo mahina lang siya. And pag 2, super ingay niya na. Pag naiinitan kayo, meron siyang switch dito para hindi siya masyadong mainit. Yung buga nung air niya is malamig. So, ito siya. So, ito rin as well. Pagka, kunyari, gusto nyo yung medyo mainit lang, yung hindi naman, yung katamtaman lang. So, pindutin nyo lang ito. Ayan siya. Mag-dry muna tayo kasi medyo maingay. So, pakita ko na lang sa inyo. Blower. So, ito na yung kinalabasan ng buhok natin pagka na-blower na siya. So, ayan. Yun na yung buhok natin. Yung gamit tayo ng plancha sa pagpa-plancha ng buhok. Nakalimutan kong sabihin is may switches. May mga buttons siya dito. 3 buttons. First is the on and off button. And second is this lower the temperature and higher the temperature. So dito mo makikita magfa-flash siya dito. Dito mo makikita kung anong temperature na yun sa'yo. So right now, ito, open ko siya. Hold lang. And then, magpa-flash siya ng ganyan. Pag nag-blink-blink siya, it means umiinit or nagsa-start ng uminit yung plancha. So, pag nag-stop siya, that's the time na mainit na siya. Pwede na natin siya gamitin sa hair. So, it's 160. The first temperature is 160, which is fine. Ito yung sa mga shoulder length or above shoulder na hair. So, ayan, tumigil na siya. So, lagay lang natin siya sa... So, ayan siya. 160 for fine. 170 for normal. 180 for normal. 190 for normal. And 200 for thick. Mataas pa siya. Marami pa siya. Pero ang ginagamit ko is 200 lang. Makakapal yung buhok ko, yes. Pero yung static ba sa buhok ko ay super. Magsuklay lang tayo. So, ang ginagamit kong suklay is usually yung malaking, alam niyo yung malaking gap sa suklay, pero hindi ko siya makita kung nasaan. Blow dried na and nasuklay na ako. Suklay na siya.
kalahati ng buhok ko is sa gilid. So, buha lang tayo na. Or hatiin natin siya. Punin natin itong buhok na ito. Medyo bibilisan ko na kasi medyo late na ulit tayo. So, ayan. First is kuha tayo ng maliit. Hindi ko na para ano ha, i-split-split pa or i-divide yung mga buhok ko. Kung ano yung matamaan mo yung iron, ayun na yun. For now kasi ito naman yung practical na ginagawa natin. Hindi naman tayo yung para magpupunta sa party or what. This is your everyday preparation sa pagpasok. Proceed na agad tayo. So, kuha lang ko ng maliit. Tapos, ganyan na siya. Usually kasi itong party na to yung ano yung dry talaga. So, yan. Usok siya dahil ano pa yung buhok natin. Medyo malamig pa. Hindi naman siya masarap, pero malamig pa. See? Ang bilis niyang mag-straightened and tsaka talagang kita mo yung shiny ng hair ko after. Parang kanina wala, di ba? Pero ngayon nagsashiny siya.
finish product. Meron pa bang wave? Ganyan lang ako mag-ano kasi hindi ko nakita yung likod. So, ang ginagawa ko is kung ano na lang yung sumama. Yun na yun. And as I said, that hindi naman kailangan super perfect yung pagka-strip. Basta lang mawala yung ating tinatagong hidden. Tinatagong hidden. Basta lang mawala lang yung wave natin. So, ayun na siya. Okay. And for everyday na use lang naman itong ginagawa mo. So, there you go guys. Guys, welcome back again. So, ito na yung finished product natin. Naglagay na ako ng makeup and nagdress na din ako. Actually, nandito ako sa office right now. And nawala na ako ng time ipakita sa inyo sa room. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung buhok natin. So, ito na supply ko na to. And bago ako malis, nag-supply na ako. And hindi ko pa to nare-retouch or what. So, ito siya. So, ayan. Medyo may konting sabit pero manageable. So, ayan siya. Super haba na. And balik ako in the evening kung may nagbago ba or tingnan natin kung yung iron na ginamit ko, recommended ba siya or hindi. As of now, okay pa naman siya after... What time is it? What time is it? Yeah. After 2 hours. Sportswear. Lahat ng brand nandyan. Yung malalaking brand like Adidas, Nike, Puma, or kahit ano, nandyan. So, tara!
food, harap. Dito kami madalas dati. Meron dito laging fountain, dancing fountain tuwing gabi. So magsa-start siya ng 8, 9, 10, 11 hanggang 11 lang. So ayun. So pakita ko sa inyo, ito yung sa labas, yung may tubig. Para siyang marine something, parang creek ganun yung itsura. Tara. Okay, ngayon, parang bagong design lang nila to. This is temporary only. So, ang team nila is Pirates of the Caribbean, something gano'n. So, kaya nandito siya. Tara! So, ito yung sinasabi ko eh. Parang yung team nila ngayon is Pirates of the Caribbean. So, tara! Pasok tayo! Joke! It's no entry here! Sayang kung pwede tayo makapasok dyan. Ang ganda sana ng view sa labas. So, ayun na siya. So, libutin natin siya. Let's go. So, hindi siya yung parang ano lang ha, props lang. Tunay siya, solid siya. Na wooden talaga. Hindi siya yung props na styro, yung ganun. Solid talaga siya buo. So, kita niyo dito, may cannon din siya. Ang galing, no? May two cannons siya. And, talagang ano, totoo siya. Hindi siya yung joke-joke lang. It's real. Nakatulong ako sa pagpili ng shampoo, conditioner, and yung blower natin, and yung iron. So, ayun na yun guys. Thank you for watching, and I hope to see you on my next video. Bye!